Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon. Salamat sa Diyos na muli naman tayong nagkatipon-tipon sa pamagitan ng online prayer covenant and devotion. At alam ko mga kapatid na ang lahat ng na mga nakikinig sa oras na ito ay talagang pagpapalain ng Diyos. Last Sunday, ako po ay pinagpala ng Diyos sapagkat natanggap ko na po iyong aking minimithi na magkaroon ng titulo ang aking lote sa Butuan City. At ako po ay nagpapasalamat sa mga officers ng Binkilan Homeowners Association sapagkat kahit kami ay nandito sa Manila, sila yung nag-asikaso upang matituluhan po ang aming lote. Kaya maraming salamat po sa inyo, mga taga Butuan City, yung mga officers ng Binkilan Homeowners Association. Maraming salamat po. Kaya ako'y naniwala na mayroon namang panibagong pagpapala na ating maranasan sapagkat yung Diyos natin ay Diyos ng pagpapala. At ang sabi ng Panginoon, kapag inuna mo ang kaniyang kaharian at kabutihan, tiyak na mayroon namang idadagdag sa atin. Bago po ang lahat mga kapatid, awitan po natin ang Panginoon ng isang magandang awit. Tunay kang matapat. Oh.
Buksan po natin ang ating mga Biblia, mga minamahal na kapatid, sa Panginoon, ang aklat ni Jonah. Jonah chapter 3, verses 1 to 5. At ito po ang sinasabi. Muling sinabi ni Yahweh kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipayag mo ang mga ipinasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Siya'y pumasok sa lungsod pagkaraan ng maghapong paglalakad. Malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga tagaroon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Pinagpala po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Muli po tayong manalangin, mga minamahal na kapatid. Tunay nga po, Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ng Israel at Diyos namin, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, nais po namin na gabayan niyo po kami sa oras nito at hayaan niyo po ang iyong banal na Espiritu muli na siyang magkasi sa amin at magbigay sa amin ng karunungan mula sa iyo upang maintindihan namin ang nais mong iparating sa pamagitan ng iyong lingkod. At ito'y hiniling namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, ang ating pong pagbulay-bulayan ngayon ay ating matatagpuan sa aklat ni Jonah chapter 3 verses 1 to 5. At alam ba ninyo na itong si Jonah ay isang hindi masunurin sa kalooban ng Diyos sapagkat siya ay inatasan ng Diyos na pumunta sa Ninive at upang bigyan ng babala ang mga tao roon sa isang malaking siyudad. Ito yung the capital city of Assyrian Empire, itong Ninive, na kung saan ay naging kaaway ito ng mga Israelita sapagkat kung ati pong tutungayan ang history ng Israel, yung northern part of Israel, Northern Kingdom, ito ay nawasak at nagkawatak-watak ang mga tao doon at nagiging the 10 lost tribes dahil sa paghimagsik ng Assyrian Empire. Sa katunayan, mga kapatid, ayon po sa sinasabi ng banal na kasulatan, na ginagamit ng Diyos ang Assyrian Empire to punish Israel, the Northern Kingdom, sapagkat sila'y nagkasala sa Diyos at sila'y sumamba sa iba't ibang Diyos na hindi naman tunay na Diyos at walang ibang Diyos na makapangyarihan sa lahat kundi itong Diyos ng katastaasan, Diyos ng Israel at Diyos natin sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Itong si Jonah o Jonas, mga kapatid, siya'y hindi sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat nais niya na itong Ninive ay mapuksa sapagkat ito ay kalaban ng mga Hudyo. At maaaring ganun din po tayo kapag mayroong mga kaaway tayo, maaaring sasabihin natin sana matamaan siya ng kidlat. Pero hindi po ito ang itinuturo ng ating Panginoon bagkos ang kanyang sinasabi, dapat nating patawarin ang sinumang nagkakasala. Hindi lamang 7 times na papatawarin natin sila, kundi 7 times 7. Ito po ang turo ng ating Panginoon. Kaya ang ginawa po ni Jonah, siya po'y tumakbo at lumayo. Nagtago at ayaw niya na pumunta sa Ninive upang bigyan ng babala ang mga tao doon. At alam naman niya na ang God is omnipresent, omniscient. Ang ibig sabihin, kahit saan ka magtago, mga kapatid, sapagkat alam niya kung saan ka pumupunta at pupunta. Alam niya kung ano yung iniisip mo.
At ang akala ni Jonah na hindi malalaman ng Diyos kung saan siya pumunta bago siya pumunta sa ibang lugar. Hanggang siya ay itinapon sa dagat at nilulun siya ng isang malaking isda. At ang sabi ng iba ay ito daw ay isang balyena, maaari ito ay balyena na malaki, at hinigop siya at itinapon siya doon sa lampasigan ng Ninibe, sapagkat nais ng Diyos na malaman ng mga tao na malapit na ang paghukom ni Yahweh sa bayan ng Ninibe. Ito po ang kagandahan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga kapatid, na itong Diyos nito ay mapagpatawad siya, hindi siya madaling magalit, at siya ay merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness itong Diyos nito. At binigyan niya po ng second chance ang Nineveh na sila ay makapagsisisi, sapagkat kung hindi po sila magsisisi sa kanilang mga kasalanan, sila po ay talagang pupuksain ng Diyos, sapagkat ayaw ng Diyos na manatili sila sa kanilang ginagawa na kasalanan. At binibigyan tayo ng second chance. Ito yung ginawa niya sa mga Assyrian, sa mga Ninevites, at gayon din kay Propetang Jonah. Binigyan niya ng second chance itong si Propeta Jonah upang sumunod sa ating Diyos, sa ikaliligtas ng mga tao. Ang ating Diyos, mga kapatid, ay hindi lamang siya Diyos ng Israel, kundi Diyos ng lahat ng mga tao, lalo po doon sa mga nanampalataya sa Kanya. At ayaw niya na mapapahamak ang lahat ng tao dahil sa kanilang kasalanan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sinumang manampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung tayo ay mapupunta sa impyerno, ito ay hindi kasalanan ng Diyos. Kasalanan natin ito, sapagkat marami ng pagkakataon na binigyan tayo ng chance upang tayo ay makapagsisisi. Tingnan niyo po, mga kapatid, ang ating Diyos ay mapagpapasinsya siya. At marami ng grace period na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya itong Diyos nito ay Diyos ng pag-ibig, at the same time, Diyos siya of justice. Siya yung fear na judge. Mayroon siyang ibinigay sa atin na chance upang tayo ay makapagsisisi. At sa 1 John chapter 1, verse 9, ito po ang sinasabi. He is faithful and just to forgive us and cleanse us from our unrighteousness. Yung ating mga ginagawa na hindi kaya-aya sa Diyos, mga kapatid, binibigyan niya tayo ng chance. Ang sabi lang ng Panginoon, if you confess your sin, He is faithful and just to cleanse us from all our wicked ways. Dito po sa Exodus chapter 34, verse 7, sinabi po rito, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, but who will be by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children and the children's children to the third and the fourth generation. Bakit? Sapagkat ang ating Diyos is also a moral God. Ang nais niya na huwag tayong gumawa ng masama, at dapat tayo ay mamuhay na mayroong kabanalan sa Kanya, na ito po ang nais ng Diyos. Kaya alam ba ninyo, mga kapatid, na itong si Jonah ay binigyan siya ng a second chance to be his prophet to
Nineveh. It is good of God to forgive our disobedience and to still consider us worthy of His calling to serve. Minsan, nangyari din po ito sa akin, mga kapatid. Nagbabalak ako na babalik sa dati kong trabaho o kaya marami akong gagawin. Pwede akong magiging sales representative ng isang company na alam ko na ako ay kikita kaysa magiging pastor ako. Pero alam ba ninyo ang nangyari sa akin nung sinabi ko na sa ating bishop, Bishop Emerito Nakpil, ang sabi ko, Bishop, ako ay titigil na sa pagka-pastor sapagkat hindi ko na kayang gampanan ang pagiging pastor ko. I am fully discouraged. Tapos kaya tanggapin niyo po ang aking resignation bilang pastor ng UMC. Sabi niya, hindi naman ako ang tumanggap sa iyo na ikaw ay magiging pastor at ordained pastor, kundi ang Philippines Annual Conference. At kung ikaw ay mag-resign as pastor, sumulat ka sa Board of Ordained Ministry at doon ka mag-file, pero hindi kita tatanggapin sapagkat hindi naman ako ang tumanggap sa iyo, kundi ang Annual Conference. At alam ba ninyo ang nangyari, mga kapatid? Pag-uwi ko sa bahay, yung aking panganay na anak dinala sa ospital. At grabe yung kaniyang karamdaman. Siya ay nangingitim na dinala sa ospital. At sabi ko, Lord, kung bibigyan mo pa ako ng pagkakataon, pagalingin niyo po ang aking anak at magpastor ako. At nung ako'y nanalangin na patawarin mo ako, Panginoon, at bigyan mo ako ng pagkataon, biglang gumaling yung aking panganay. Kaya hindi basta-basta ang na, kung ikaw ay inatasan ng Diyos na mangaral ng mabuting balita. Kung hindi po nangaral ng mabuting balita si Jonah sa Nineveh, ilang taong mamatay dahil sa paghukom ng Diyos. Kung hindi po tayo kumilos at sabihin natin sa ating mga anak, sa ating mga magulang, sa ating mga kaibigan na walang ibang solusyon sa ating problema upang tayo ay maligtas, kundi ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat Siya lamang ang itinakda ng Diyos Ama sa ikaligtas natin. Ang lahat tayo ay nagkasala sa Diyos sa isip, sa salita at sa gawa, at hindi natin kayang abutin ang pamantayan ng Diyos. Lahat tayo ay hindi karapat-dapat na maligtas. Ngunit ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na sa pamagitan lamang niya tayo ay mga ligtas at wala ng iba pa. At sa pamagitan ng kanyang kamatayan doon sa cross, yun ay sapat na upang mabayaran ang iyong kasalanan at upang ikaw ay mapawalang sala sa harapan ng Diyos at mayroon na tayong kapanatagan sa Kanya. Kaya dapat, mga kapatid, kung ikaw ay hindi pa nanampalataya o hindi mo pa tinalikuran ang iyong mga kasalanan, magsisi po tayo, sumuko po tayo sa Kanya. Ipabaya po natin ang ating mga buhay sa Kanya. At the more na tayo ay sumusurrender sa Kanya, the more na tayo ay victorious. Italaga lang po natin ang ating buhay sa Kanya. Tanggapin natin Siya bilang hari ng ating buhay. Siya ang Diyos natin at wala ng iba pa. At tayo ay mapapatawad at maligtas. At kung ikaw naman ay Kristiyano na at matagal mo nang tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, maglingkod ka at ipangaral mo ang mabuting balita sapagkat marami pa pong mga tao na hindi nila alam kung paano maligtas. Tayo bilang mga Kristiyano, alam natin na walang ibang daan patungo sa langit kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Tayong mga Kristiyano, dapat ipangaral natin ang mabuting
balita upang maligtas ang ating mga minamahal sa buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Minamahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat o Diyos na mayroong mga tao na ginamit mo upang bigyan kami ng babala, upang itigil namin ang mga gawaing masama at dapat kami lumakad ayon sa iyong banal na kalooban. Pagpalain niyo po o Diyos ang mga nakikinig sa oras nito at hayaan niyo po Panginoon na umaapaw na pagkapala pa ang kanilang maranasan o Diyos. Dinadalangin po namin ang pamangkin ni Ate Beth Evangelista na kung saan meron siyang karamdaman o Diyos. Pagalingin niyo po siya at wala nang ibang solusyon sa kanyang karamdaman kundi ikaw lamang o Diyos. Sabihin mo lang gumaling ka at siya ay gagaling o Diyos. Dinadalangin po namin ang mga Alano family sapagkat ang kanilang minamahal na ina na si Mami Alano ay yumaon na siya at nasa iyong piling o Diyos. Alam namin na ang sinumang nanalig sa iyong anak na si Jesus ay mayroong katiyakan ng kaligtasan ng buhay. At para sa mga Kristiyano na mayroong pananalig, ang kamatayan ay hindi katapusan ng buhay kundi ito ay pasimula pa lamang na makapiling namin kayo o Diyos doon sa kalangitan. Aming Ama, aliwin niyo po ang mga Alano family, si Ate Mildred, si Ate Mao, ang kanilang mga kapatid o Diyos na nagdalamhati, pagpalain niyo po sila o Panginoon. Ang iyong nawang kapayapaan ang siyang dumaloy sa kanilang mga puso at kaisipan. Panginoon, lahat po ng mga nakikinig sa oras na ito, ipahintulot niyo po na umaapaw na pagkapala pa ang kanilang maranasan, Lord, upang mas lalo silang manalig at maglilingkod sa iyo o Diyos sapagkat ang aming Diyos ay buhay at kapiling namin araw-araw. Lahat ng mga nakikinig o Diyos, kung sila may mayroong mga karamdaman, pagalingin niyo po sila. Kung sila'y mga mayroong mga problema, lutasin niyo po ang kanilang mga suliranin o Diyos. At kung sila o Diyos ay walang-wala, ipakaloob mo po o Diyos ang kanilang pangailangan araw-araw o Panginoon. Panginoon, pagpalain niyo po sila. Pagpalain niyo po ang mga membro ng St. Paul United Methodist Church. Yung mga walang trabaho, Panginoon, ipagkaloob niyo po ang isang matatag na trabaho. At hayaan niyo po na yung kanilang mga negosyo ay umunlad, Panginoon. Pagpalain mo rin po ang mga membro ng Galilee Outreach Ministry. Panginoon, lahat ng mga OFW na nakikinig sa oras nito, ingatan niyo po sila. Lahat ng kanilang mga minamahal sa buhay, Panginoon, ilayo niyo po sa anumang hindi kanis-nais. Panginoon, pakinggan niyo po kami. Panginoong Hesus, mahapag po kayo sa amin. Panginoon, ayon sa iyong pangako, ibuhos niyo po ang iyong pagkapala sa oras nito sa mga nakikinig. Sa pangalan ni Hesus, amen. Mga kapatid, tanggapin niyo po ang bendisyon ng Diyos pamagitan ng inyong lingkod. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Pagningasin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Kayong mga pinili ng Diyos, humayo kayo na taglay ang kanyang bendisyon sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen.